Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Rolando D. Kung saan mga kabakal ay pinakita niya yung clip ng training nila ni Allen Wicoco. At ito raw yung talagang pinaghandaan nila at ginamit nila para mapagod at matalo itong si Rugby Boy. At ito raw yung training na wala si Rugby Boy na hindi nila ginawa. Kaya lumamang talaga sa skills si Allen Wicoco laban kay Rugby Boy mga kabakal. So kahit papano ay naglabas ng clip itong si Coach Rolando D ng isa sa mga training nila na hindi naman to basta-basta nilalabas nila. Although short clip lang naman ito mga kabakal. Pero kung gusto yung mapanood pa yung mga ibang video ng mga training ni na Coach Rolando D at ng mga fighter niya katulad ni Allen Wicoco, pumunta lang po kayo sa kanyang Facebook page mga kabakal na Rolando Gabriel D. Puntahan niyo po yan, Rolando Gabriel D. Masesearch niyo po yan mga kabakal. So share ko po sa inyo mga kabakal yung clip ng video para makita ninyo ang isa sa mga training nila. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Yan, yan yung clinching na ginagawa nila. Yan yung kung makikita nyo yung ginagawa ni Allen Wicoco kay Rugby Boy, nawala si Rugby Boy. Yan, kasi dyan mapapagod ka dyan. Sobra. Ikiklinch ka, ibibigay yung weight sa'yo nung kalaban. Ayan o, dyan tinraining mga kabakal si Allen Wicoco. And sabi mga kabakal ni Coach Rolando, 3 weeks daw nilang talagang tinraining ng tinraining yung ganyan. Yan na, di ba? Ganyan yung ginagawa ni ano? Ni Allen Wicoco. 1 minute. Pero kung makikita nyo nga, no, hirap pa rin talaga. Hirap talaga si, syempre si Allen Wicoco sa coach niya. Na si Rolando D. Kaya, hindi malabong maisip natin na mahihirapan nga talaga si Rugby Boy kay Rolando. Kasi yung pinapressure siya niyan eh. Ni Coach Rolando dito sa ano nila, sparring. Seconds. 2 minutes ata yung ginawa nila dito. Sample lang. Last round. Bakas na makapagod. So yun nga mga kabakal, nakita nyo naman yung pasilip at hindi nga talaga basta-basta naglalabas ng mga sparring video itong si Coach Rolando. Pero nakita nyo naman na senior niya rin talaga at isang privilege sa atin na makita yung mga konting training nila na yan daw talaga yung key factor. Yan daw yung walang training itong si Rugby Boy at wala daw ginawa kasing training na si Rugby Boy. Kung hindi meets, hindi natin alam. Hindi kasi natin nakikita. Pero yun yung sinasabi ni Rolando D na kulang na training ni Rugby Boy at hindi nila ginawa. At nakita nyo naman, yun yung ginawa ni Allen Wicoco talaga kay Rugby Boy. Kaya hirap na hirap siya, pagod na pagod siya. Hindi na niya nagawa yung diskarte niya. Nawala, syempre, pag napagod ka, mawawalan ka na ng lakas. Unexpected talaga. Kasi sa pangatlong laban ni Rugby Boy ng bare knuckle, dito lang talaga siya nahirapan. Dito lang tumagal yung laban niya. Dahil sanay si Rugby Boy ng mabilisang laban. Yun nga lang, we cannot deny na Allen Wicoco ay better fighter nung gabi na yon kumpara sa kanya. Ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Talaga nga bang iba pa rin yung training ni Allen Wicoco kumpara kay Rugby Boy kaya siya natalo? Or
nanalo lang si Allen Micoco dahil dinidistract daw siya ni Coach Rolando. Ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Gusto ko marinig i-comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.